Pintuan na sumil yung gate po, pintuan na sumil yung lagarian po, lagarian ng kahoy. Imuran ng trabahador. Katulong-tulong po ako ng ninong ko, nasa ninong ko. Nagbigay ka nun, mga soft drink, tinapay, kung ano-ano. Kumisa po, nakakamali pa ako ng pag-iisay. Eh, kasi nga po, grade 3 lang ako rito nun eh. Eh, hindi pa ako masyadong marunong sumulat. Ngayon po, pagkatapos po ng 2 taon, di katulong-tulong mga po na ako ng ninong ko at ninang sa tindahan nila, pag umaga ako ang tagapili ng pandesal sa bigiri. 2 bigiri po yung kinukunan ko ng pandesal, yung pong tikles na malalaking gano'n na ako. 500 ang labaw ng isang bal, ang tikles na gano'n. Hanapin mo. Eh, pinapasyang ko lang po yun. Wala pa silang sasakyan nun eh. Hanapin mo. Mga 1947, wala pa po silang sasakyan. Ayun, andun mo. Yun. Pabalik-balik po ako sa 2 tindahan kasi magkaiba yung panit. Yung isang bakery, Sicilia, masarap po pa sila, malutong. Yung Paris Pen, pero makunat, pero masarap din ang pandesal nun. Ganun lang. Yung isang libo isang umagang pandesal, kinukulang pa po yun sa mga tao nagtatrabaho na sa Mesomil na sa pintuan ng tindahan ng ninong ko at ninang ko. Eh, inabot po ako ng 2 taon at ganun ang trabaho ko. Akalaya po nyo, yung hindi ganun ako alam, yung palalupa ng ninong ko rito, yung mga lupa dyan sa kung yan, dyan sa pag-akit na yan dyan. Ibinenta pala yung kalahati noon, na 8 hektarya po yun eh. Ibinenta po pala yung kalahati. Yung pinagpilang po noon, ibinili ng lupa sa Mindoro. 500 hectares ang nabili, yung 4 hektarya ang pinagpilang dito ng lupa. 500 hectares po ang nabili noon sa Mindoro. 1963 po, de, sinama ako ngayon sa Mindoro. Hindi na ako nagkatulong sa tindahan. Kaya po pala ako sinama ron, meron na silang baka na 50 na puro inahin na baka. Tatlo po kami, ako bumagasta ko, ako pinaka-pirgakatiulahan dito sa tatlong kasama ko. Ako pinaka-pirgakatiulahan ko doon, yung mga supplier doon, mga pagkain ko na ano, sa dahil binili lahat yun. Ako mag-distribute, kumbaga, yung sa mga nagtatrabaho pa, meron pa ibang nagtatrabaho, nagtatanim na lang po ng tabako, tatanim ng mais, tatanim ng palay, sa akin po naman isinoka rin yun. Nagpam po ako ng 3 taon, natagal po ako ng 3 taon dyan sa Mindoro. Sinabi ko po sa ninong ko, nung medyo parang walang asensya ako sa buhay, sabi ko po, Ninong, hindi po ba pwedeng ipapalikin niya sa Manila at ihanap niyo ako ng mga mapapasok ang ibang trabaho? Eh, alam niyo, iiwanin po nga ako sa aming lugar ito nung kinuha niya ako. Ganito rin po magiging trabaho ko. Sa amin, nagtatanim ng palay, saka akuan. Ah, ganun ba? Ayaw mo dito? Sabi sa akin. Eh, kung meron po kayong makukuha ang iba na makakapalit po, palitan niyo ako dito para ako na mapo ako sa kinabukasan ko kung sakali. Ayan niya, lumusin ng Manila ulit, isariin ko. Kaya bumalik siya. Sabi, may magandang balita nga sa akin. O sige, pwede ka na bumalik sa Manila. Maisipa na kita ng katakawan mo. Sabi niya, printing press yun, sabi niya, may mga anak yun, ihatid ko muna sa eskwelahan yung mga anak doon. Sabi niya, itong bata yung ihatid ko yung umaga sa eskwelahan eh, malapit lang yung eskwela. Sa Quiapo lang po kasi yun eh. Sa Quiapo eh. Ano kasi yun eh. Sa Quiapo lang yung nasa may Ayala Bridge, yung school. Yung Kwangse, kung tawagan, Kwangse School. Eskwela ng kanang itik. Kasi manit, sabi po, family driver ako 2 taon. Nung katapos na po ako ng 2 taon doon, bigla po ba naman akong sinabihan ng amo ko na meron ka ba kilalang ibang driver? Sabi niya. Sabi ko, nagulat ako. Hindi ko na masyadong lahat. Bakit po?
Basta anak ka, sabi niya, anak ka iba driver, dali mo rito, sabi sa akin. E di, nagkalalog ko. Kinausap ko ngayon yung kumpare ko, yung nagkataon yung kumpare ko, wala nang nagtrabaho, taxi driver. Siya kung pinakausapan, sinama ko rin sa opisina, pinapasukan ko. E yun pala, kaya ganon, natanggap agad yung mga na, yung kumpare ko, nung sinama ko siya, natanggap ko. Siya pumalit sa akin, ginawa ko ngayon ng buwan, bago sa sakyan, na pick up, na yung pambukas yung likod, na pick up, na Chevrolet. Chevrolet yung pangalan ng araw ng sasakyan. Naging kompo ka, naging company driver ako nung 1955. Company driver na po ako noon, company driver. Pero hindi naman ako nagbubuhat. May dalawa akong kasama na nagbubuhat. Basta nagbabanyo lang ako. Tapos ako naniningil, ako kumukuha ng job order. May iiwan lang sila sa akin, ako umakit sa building. Ganoon. Eh, kung isang po mga foreigner ang kawasan ko, Amerikano, hindi kung ano-ano, eh, kinakabahan ako, baka ako pag-Ingles kalabaw ako, hindi naman maintindihan. Sa malauna pala, kakagano na ako, lakas law lang, ilang po na ako, lakas law po lang, ako natapos eh. Natuto akong mag-Ingles at saka makihanap sa mga taong mga matataas. Natuto ako. Hanggang sa umabot nga na umabot ako ng 39 years doon sa pinapasokan ko ngayon. Bumait na bumait sa akin yung mga anak ng boss ko na yun. Bumait hanggang sa namatay yung boss ko na sa tanda na, mga 80 ng naigit. Yung mga anak, ganun din, napakabait sa akin, mga anak. Sila nagsasabi, kung mayroon kang kailangan sa mga anak mo, magsabi ka lang sa akin. Sumulat ka kung magkano kailangan mo. Ipigay ko, sabi niya. Kaya po ako, yung mga anak ko, hindi ako masyadong nahirapan sa pag-aaral. Nakatulong na mabuti sa aking mahal na amo na ang nakapagpatapos sa aking anak. Na mga anim na anak ko na yan. Una-una nga yung aking Lloyda. 1965 tinanganak yan. November 17, 1965, tinanganak ko yun, sa Lloyda. Nung Laura, pangalawa, nung mamatay itong sinasirang si Dring, 1967, nung din tinanganak yung pangalawa ko, ang anak, kung po rin, dalawahan taon. Yung pong lalaki ko na nasa Amerika ngayon, kung po, bali, 69 po nang itinanak yun, September 69 itinanak yun, September. Tapos yung pangapat, 1971, yun nga, Luisito, nasa Canada pa, Australia. Ang pangatlima, ito po, masama ko kaya dyan, si Lowell. Yan po. Ang pangalang abuso, yan si Leo, yung pinakabuso. Kaya po, ang kompo pala, ang karunungan pala, hindi sa kahirapan. Basta lakas lang ang loob, at saka konting talino ba, yung konting talino, kahit ako yung walang natapos, ginamit yung aking utak. At sakaling ako, magkaroon nga ng may gandang trabaho,